Senator Bong Revilla, umapela sa palasyo na ikonsidera ang no work no pay sa mga manggagawa ng TV show na It's Showtime. Si Troy Gomez magbabalita. Nais ng isang senador na ikonsidera ng Malacanang ang mga mawawalan ng trabaho sa pagsuspende ng program na It's Showtime. Umapila si Senator Ramon Bong Revilla Jr. sa tanggapan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na ikonsidera ang mga no work no pay ng mga manggagawa ng It's Showtime habang dinidinig pa umano ang apela hinggil dito. Ang hakbang na ito ni Revilla ay bunsod ng ginawang pagbasura ng Movie Television's Review and Classification Board o MTRCB noong nakarang Huwebes sa isinumiteng motions for reconsideration ng ABS-CBN Corporation at ng GMA Network Incorporated para sa noontime variety show na It's Showtime. Ito ay kaugnay sa 12-day suspension na ipinataw ng MTRCB sa noontime show dahil sa ilang violation ng programa. Sa resolusyon na inilabas ng MTRCB noong September 28, ay naninindigan sila sa desisyong inilabas noong September 4 na nag-uutos sa management ng TV program na itigil muna ang pagpapalabas ng programa sa loob ng 12 araw. Matatandaan na sa Easy Bata segment ng It's Showtime noong July 25, 2023 ay tila bastos at hindi angkop para sa mga batang manonood ang ipinakita ng host ni sina Vice Ganda at Ayon Perez. Matatandaan rin na noong September 5, kasunod ng desisyon ng board na suspindihin ang programa dahil sa insidente, nanindigan ang kampo ng It's Showtime na wala itong nilabag na batas at agad na nagsumite ng kanilang mga motion for reconsideration. Ngunit ayon sa MTRCB, maraming manonood ang nagsampa ng reklamo tungkol sa parehong episode. Nagsampa rin ang criminal complaint sa Quezon City Prosecutor's Office noong September 11 ang kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas Incorporated na sinasabing nilabag nila ang Article 201 ng Revised Penal Code, Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Pero para kay Senator Revilla, hindi niya pinakikialaman kung anuman ang kahinatnan ng kaso. Ngunit labis umano siyang nababahala sa kalagayan ng mga manggagawa na labis na maapektuhan, partikular na ang mga magulang na may pinag-aaral na anak. Paliwanag ni Revilla, sila yung mga no work no pay na kung matutuloy ang suspensyon ay 2 linggong walang kikitain at walang kakainin, lalo pa at kabubukas lang ng klase. Inaalala ng senador ang mga batang nag-aaral na umaasa lamang sa magulang na empleyado ng naturang show. Naniniwala si Revilla na magsusumite rin ng apila ang ABS-CBN at GMA sa tanggapan ng Pangulo sa loob ng 15 araw na pinapayagan naman at buo mano ang kanyang kumpiyansa na kapag na-review ang pangyayari ay iiral na ang humanitarian considerations. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Troy Gomez ang ulat, SMNI News.